Hey guys! Welcome to our day 1 in Baku, Azerbaijan. Dahil nga sa nangyaring aberya regarding our visas, hindi na kami nagpahinga at dumiretso na kami sa tours namin. Kaya pagka-pick up sa amin sa airport, we head straight to Gobustan Museum. O diba, wala nang pahipahinga para sa mahihina lang ang pahinga. Sobrang nag-enjoy talaga si Emer sa mga ganitong activities, yung pagbibisita sa mga museum. Actually, fascinating din naman talaga. Pero nga sa museum, dinala kami dito sa Gobustan Rock Art Landscape. Dito nga makikita yung mga rock carvings ng mga sinaunang tao noong unang panahon. Basically, it illustrates yung buhay nila, yung rituals, animals, kung paano sila namuhay noong unang panahon. And the dates of these carvings goes back to 5,000 to 20,000 years ago. It has more than 6,000 carvings. At dahil dyan, na-declare din siya na UNESCO World Heritage. Patuloy pa rin silang nakaka-discover ng mga rock carvings up until now. Kaya kung iisipin mo, nakakamangha talaga. And it's fascinating to learn how primitive men lived 20,000 years ago. Napaka-rich nga ng culture at history ng Azerbaijan. Sobrang nag-enjoy nga kami rito and ang dami naming natutunan. Mostly si Amar ang maraming natutunan dahil siya talaga yung nakikinig. Kaya nga dito, dumiretso na rin kami sa next destination namin, which is the Mud Volcanoes. Did you know that out of 700 volcanoes in the world, 350 of them are in Azerbaijan? Huy, grabe sa pag-lecture. Hindi ko rin naman alam dati, sinabi lang din nung tourist guide namin. Kinailangan niya namin lagyan ng plastic yung mga sapatos namin dahil sobrang muddy talaga niya at sobrang lagkit. And you guys, bumubula talaga siya. And sabi nga nung tourist guide namin, meron daw talagang naliligo dito or ginagamit pampahid sa mukha or sa katawan dahil it helps daw with the skin. Pero syempre, hindi na namin trinay. Mas concerned pa nga ako dito sa sapatos ko dahil lumulubog talaga ako. Hindi na nga kami nagtagal dyan at hinatid na nila kami sa hotel namin para makapagpahinga na. Nagpahinga lang kami ng konti and kinagabihan nga lumabas kami para mag-dinner. Pumunta kami dito sa Nizami Street. Ito yung parang pinaka-downtown nila. Sobrang lively and napakadaming street performers. Niyayaya pa nga ako ni Amar na sumayaw, kaso patapos na yung kanta. Kahit sa ang sulok ko pumunta, maraming street performers, kaya sobrang nakaka-enjoy. Nilibot nga rin namin itong Old Baku. And andito nga yung Old Palace and churches, kaso hindi na rin namin pinasok dahil gabi na at sarado na sila. Ito nga kami ni-recommend ng tour guide namin na mag-dinner and he booked us a reservation. In-order nga namin tong highly recommended ng friend namin. It's called Saj. It's a mixture of meat consisting of lamb, chicken, and then may potatoes and eggplant. You guys, it was so good. And then of course, umorder din kami ng national dish ng Azerbaijan, which is the pilaf, or we call it pulao. And it was cooked and served in this flaky pastry. And sobrang sarap din ito. It's not the same as the pulao na nakakain namin sa Dubai, but it is also equally good. And of course, na-overorder na naman kami, dahil dalawa lang naman kaming kakain. Pero super worth it. If there's one thing na babalikan ko sa Azerbaijan, it's the food. Mahilig kasi kami ni Amar mag-explore ng restaurants ng food. And when we travel for food. Doon kami nakakakuha ng inspiration for our menu. Dahil sobrang dami nga nitong pagkain, hindi namin naubos kaya tinake out na lang namin. Sakto naman may namamalimos sa labas ng restaurant kaya pinamigay na lang din namin. Dahil for sure, hindi naman namin makakain kahit dalhin pa namin pabalik sa hotel. Naglakad nga ulit kami para magpababa ng kinain pero nakita nga namin itong isang maliit na pub para mag-try na rin ng beers nila and napakamura nga. Hindi rin naman kami yung tipo na sobrang naglalasing kaya umorder lang kami ng tig-isang baso. At syempre naman hindi makukompleto ang meal kapag walang dessert kaya napadaang kami dito. Nakita ko kasi yung customer sa labas na umiinom ng hot chocolate. Dahil inggitera ako, hindi ako magpapakabog. Ang hirap ng umorder dahil hindi ko mabasa yung nasa menu nila. Dahil gusto kong panindigin yung pagiging inggitera ko at nakakahiya ng tumayo. Sobrang sarap nga nito yung lasang pangmayaman. Char, anyway, hanggang dito na lang.